naman maging close fight to? Tama yung mga analysis natin na pinaglalabanan talaga ng mga sumusunod kay Bongbong Marcos, hindi man yung top 1, second place. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Tamang-tama, Ash Wednesday ngayon, di ba? Simula ng Kwarisma. Para sa pagpasok mga kababayan ng Semana Santa. O ito po, may balita ngayon, pang Diri ni Santo po ito, para sa mga kakampon. Bakit niya, Mr. Maravillas? Siguradong luksa na naman. Luksa agad sila dito mga kababayan. Yung mga mukha ng mga kakampon, siguradong ginisanto na. Simula pa lang ng Kwarisma, ginisanto na sa kanila. Ito kasi po, report ng balita galing po sa Lilo, latest Lilo research survey po ito. BBM chokes run away 63% in latest Lilo survey. Research survey maintains 46% lead over nearest rival. Ala talaga po, hindi umipig tong lahat ng tawag dito. Lahat ng orasyon. May pre-over. Alos, tumira na nga po si Linlin. Nangangampanya na nga po si Linlin sa loob na ng katedral. May pre-over, may pamanto, may orasyon, may orimos, may hadokin, may karate kid. Naglakad ng nakapaa mga kababayan dun sa katatapos na CNN presidential debate. Walang ibig to. Sa bagay, Semana Santa ngayon, try mo kaya po, try ninyong magpapako sa cross. May mga nagpapapako sa krus doon sa sa pudpud yata yon, pudpud, Pampanga. Penitensya. Partido Federal ng Pilipinas, PFP Standard Bearer, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has recorded a commanding and virtually unreachable. Parang unreachable star na mga kababayan si Bongbong Marcos. Sabi dito, unreachable 46% voters preference lead, yung lamang niya kasi nag-register siya mga kababayan ng 63% sa survey, so ang lamang niya 46% over his nearest rival in the presidential race. Latest po ito ngayon lang. March 3, yung balita inilabas. Yung result mga kababayan ng latest Lilo Research pre-election survey conducted from February 14 to 21. March 3 pala ngayon. Pero yung release ngayon pa lang po. This after Marcos posted a solid 63% voter preference among 3,000 respondents in the survey, proving once more that he has the support of the majority of Filipinos, with 6 out of 10 voters choosing him
sa sampo, ang ibig sabihin nito, anim ang boboto sa kanya over other candidates. Meanwhile, miles away. Kaya yung mga pinalabas pong ano, mga analysis ng mga kakambon na tawag na ano yung term na ginamit nila? Yung close fight? Ba naman maging close fight to? Dama yung mga analysis natin na pinaglalabanan talaga ng mga sumusunod kay Bongbong Marcos, hindi man yung top one, second place. Miles away is Lenny Robredo, who only got 17%. Kita ninyo? Tied for the third spot with 7% apiece are Manila Mayor Isko Moreno and Senator Manny Pacquiao, followed by Senator Ping Lacson with 3% lang po. Nakakaiyak talaga po ito. Sabi ko sa inyo, try ninyo na mag-kwan mo na flying trapeze at kumain ng kumain ng apoy. Tapos, pag hindi pa mobra, tumalo na kayo doon sa no? San Juanico Bridge. Gayahin ninyo si Dante Barona. Kung hindi pa tamang-tama ngayon si Mana Santa, papako na sa cross. Yamang close kayo. Kayo yung endorse ng ano, ng ng simbahan. Itodo na ninyo. Marcos also dominated the major voting areas with voter preference at NCR 61%. Kita ninyo, NCR, Balwarte ni Yorme. 61%. North Central Luzon, 80% nakuha ni Bongbong Marcos. South Luzon and Bicol, kasama yung Bicol, talo pa si Linlin. 48%. Visayas region, Visayas area, 53%. In Mindanao, 71%. Kita ninyo, anong pinagyayabang nung kampo ni nanay na yung Mindanao, malaki yung at Visayas, malaki yung support base nila. Wala eh. Visayas, 53% si Bongbong Marcos. Mindanao lalo na 71%. The voter preference by region also showed that the solid North voting bloc stands behind the unit team as Marcos posted 80%. Napakalakas. In North Central Luzon, mga kababayan, 86%. Matindi. In the Cordillera region, Cordillera Administrative Region, 91%. Sa Ilocos po, mas matindi. Siyempre, lugar dito yung Ilocos in Cagayan Valley, mga kababayan, ay 91% in Ilocos and 98% in Cagayan Valley. Tsaka, ano pa mga governor and mayors, tama yung decision ninyo. Yung 1,200 mayors or 80% of the mayors all throughout the country supporting Bongbong Marcos. Tama yung decision ninyo. What about your governors and congressmen? Ano pang iniintay ninyo? Wala na po. Wala na. You really have to, ang choice ninyo, huwag na lang gumalaw kung nahihiya pa kayo ngayon. Di ba? Huwag na lang kayong gumalaw. Di ba? Then, yung may medyo malalakas ang loob, then, time for you to abandon ship
Di ba? Wala na to. Tuloy-tuloy na to. 2 months away. Imbes na tumaas yung ano, yung kalaban, lalong lalo mga kababayan na ang tawag dito, lumawak yung lamang, linamangan ni Bongbong Marcos at ng kanyang katandem. You see? Among the top reasons, sabi po rito, why respondents preferred Marcos over other candidates were his distinguished public service career. Alam ng tao, his achievements as local chief executive of Ilocos Norte in his intelligence, alam ng tao kung sino yung bright. Walang kodigo, mga kababayan, pag nagsagot sa mga debates. Wala. And very fluent siya, lalo pag sinasagot niya sa Ingles, yung pagtagalog niya, nag-stammer siya siguro. Minsan, mga kababayan, di siya masyadong sanay. Di ba? Ay, Ilocano kasi. Sanay siya sa Ingles kasi edukado sa ibang bansa. His achievements as local chief executive of Ilocos Norte and his intelligence, which shows a clear grasp on issues. May tama si Larry Gadot. Kaya ang hanganga siya, mga kababayan, kay Bongbong Marcos, siyempre, sa tatay niya, anya, number one kong idol, yung tatay niya. Pangalawa lang, sorryan niya, sabi niya sa broadcast niya, no? Live streaming ni Larry Gadon kanina. Papunta na kami ng Bicol. Papunta na rito. May mga advance party na rito, mga kababayan, ngayon. Nakita ko sa mga messages kasi kasama ko doon sa group. Group chat. Alam ko yung mga developments po. Si Larry Gadon papunta na rito. Di ba? For the ano campaign sorties. In Sorsogon, Masbate, in other parts of Bicol, sasaglit din dito sa amin para formally ribbon cutting, magre-ribbon cutting para sa doon sa headquarters nila dito, regional headquarters nandito sa amin sa Legazpi. Si Senator Larry Gadon, senatorial candidate Gadon, baka ma-interview ko rin. Siyempre, si Bongbong Marcos, mas kung makalapit po ako, kausapin ko yung mga kuha natin, baka pwede nating makausap kahit maiksi lang. Kung magkaroon tayo ng pagkakataon, I do not promise you, mga kababayan, kasi alam naman ninyo, yung security, kuha niya. So, I will not promise. Ha? Pag halimbawa nagkaroon tayong pagkakataon makausap, di, that's good. Kung hindi naman, sa ibang pagkakataon siguro. Ngayon, mga kababayan, yan importante doon, yung presensya rito at makausap niya yung mga tao. Di ba? At may paliwanag ko na yung mga plano niya for Bicol also. Yun din sana yung itatanong ko. Diba? So, Bongbong Marcos has a clear grasp of issues, sabi po sa survey. Political pundits have also started referring to Marcos as a Teflon candidate because his survey numbers continue to remain high kahit na walang tigil daw yung paninira, panlalait sa kanya, lalong doon nga po sa SMNI. Wala man siya doon, senatorial debate, ang pinupulutanan, si Bongbong Marcos. The unit team previously said that it would not engage in negative campaigning, a promise that it has kept to this day despite constant attacks from rabid critics. Instead, Marcos and his running mate, Inday, step up their call for unity among Filipinos.
as the country charts a path towards recovery from the pandemonium. Yun ang, wala man, kung ano-anong masasabi nating extraordinary efforts. Wala man po. Normal yung kampanya. Wala man. Nag-iikot lang. The usual thing na ginagawa ng mga politiko. Oh, bakit rockstar ang dating niya? Kasi sa ugali yun eh. Nakikita ng mga tao yung may mabuting pag-uugali. Di ba? Marcos has appealed to everyone to join the kilusa ng pagkakaisa as a means for Filipinos to commit themselves to nation building. Tama, mali. Tama. Kaya siya nagugustuhan ng mga tao. And this time, that's the reason why maybe yun ang nakita din ng mga mayors and other local officials na lumilipat na po. Nandun na kay Bongbong Marcos ngayon. Marcos and Inday have always believed that achieving unity is the first step towards sustained economic recovery in progress. The formidable tandem, sabi rito sa balita, previously said they would continue some of the programs that the current administration has started. Lalo na po yung build. In addition, Marcos cited the need to push for a robust digital infrastructure that would allow the country to go through a digital shift and increase the efficiency of delivering government services to the people. Yun ang klaradong plano. Specific po ang mga ipinipaliwanag. Ang sinasabi sa mga tao, anong gagawin mo? Specific ano? Program? Project na implement mo pag ikaw ay ibinoto, nanalo? Yung mga kalaban niya, mga kababayan sa politika, lahat paninirang puri. Marcos magnanakaw. Hindi ba kayo nadala? Hindi na yun na pinapaniwalaan ng mga tao. In addition, Marcos cited the need to post for a... Ay, nabasa ko na pala. He has also sought further support para sa small, sa medium small and medium enterprises, MSEs, medium and small enterprises to help them recover. Kasi alam na ninyo yung naging epekto ng pandemonium. Marcos is also a strong proponent of reviving the agriculture sector by focusing on research and development, financial support to farmers, supply chain, yan ang specific po, and distribution improvements for the entire sector. Tulad nung sa tatay niya, ang gaganda ng mga programa, biyayang dagat, Kilosang Kabuhayan, KKK, Kilosang Kabuhayan at Kaunlaran, Green Revolution. Ang dami. Kadiwa sa Bagong Lipunan. May ba yung mga projects niyang ganon? Tumatak sa isipan ng mga tao. Especially sa mga, yung dispersal noon ng mga baka at kalabaw. Naalala ko yun eh. Doon sa amin, daming beneficiaries. You see? Ibabalik yun, mga kababayan, para gumanda yung buhay ng ating maralita. Political analysts also noted that the UNITIM survey numbers still have room to grow, especially when the official campaign period
for local post starts in March. Malapit na mag-start. 45 days kasi. Kailan yon? Basta 45 days before election yon. Baka next week na yata. Siyempre, kasama na yon. Magkakampanya sa mga ano, kakampanya sa mga barangay o dadalhin na nila. Ito yung mga mayors. Sasabihin nila, iboto natin itong si Bongbong Marcos. Ako, Bongbong Marcos ako. Sasabihin ng mga mayors at governors. Para hindi nakakahiya pag pumunta ang inyong mayor doon sa Malacañang, ihingi ng mga projects para paggawa ng mga infrastructure natin dito, patubig doon, patubig dito. Oh, yung tulong natin sa mga barangay at sa livelihood ninyo, hindi ako mahihiya kasi nanalo dito si Bongbong Marcos sa bayan natin. Ayun ang... Di ba? Ayun po ang mangyayari niyan. This period is expected to hold in more support for Marcos in Inday as candidates from the coalition start the respective campaigns and promote the unit team slate in the respective daily weeks. Tama itong analysis dito. Lilo Research Survey results validated Marcos' frontrunner position in the presidential race, clearly showing an upward trend observed from previous SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, and Calye surveys. That ends the news, mga kababayan, na pang-Bier ni Santo para sa mga Pinglawan. Papako na kayo. Sumama na kayo doon sa ano, dumabi kayo doon kay Istas at Barabas. Maka umangat ng konti yung kuha ninyo, yung ratings. Oh, dalawang bagay yan, lalong ituloy lang ninyo kasi yung attacks, yung panglalait ninyo, yung kasinungalingan ninyo, the usual ano, propaganda ninyo, ituloy lang ninyo. Lalo ninyong linolobog yung sarili ninyo. Lalo ninyo, magkakumbinsi kayo ng mga tao sa ganyang estilo. Winarningan na namin kayo. Ayaw ninyong makinig, titigas ng ulo ninyo. Ay, sige. Sige lang kayo. Anyway, mga kababayan, yun po ang ating latest report. Balita po para sa inyo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.